Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin maya-maya is about yung anak sa loob at anak sa labas. Sino ka ba? Anak ka ba sa loob or anak ka ba sa labas? Pag-uusapan po natin yan maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about anak sa loob at anak sa labas. Sino ka ba? Anak ka ba sa loob o anak ka ba sa labas? Pag-uusapan po natin yan ngayon. Sabi po ng batas, pag ikaw ay anak, you are conceived. Ibig sabihin, nabuo ka na sa tiyan ng nanay mo. You are conceived or born during the marriage of your parents. You are considered legitimate. Ibig sabihin, nung kinasal ang nanay at tatay mo, kahit na nabuo ka nung hindi pa kayo kasal, but nung lumabas ka, kasal na kayo, kasal na ang tatay at nanay mo, anak ka na sa labas, anak ka na sa loob. Okay, kaya huwag natin yan, ha? Okay. If you are a child, pag nabuo ka, you are conceived. Or, hindi kasi end ang ginamit ng batas, eh. Or, you are conceived or born during marriage of your parents. You are considered legitimate. Ibig sabihin, kung na-conceive ka, kasal na si tatay at saka si nanay, tapos pinanganak ka na, anak ka sa loob. Paano naman kung boyfriend, girlfriend pa sila, nabuo ka na, pero habang 1 month pa yung tiyan ng nanay mo, 2 months pa yung tiyan ng nanay mo, nagpakasal si nanay at saka si tatay, tapos lumabas ka, anak ka pa rin sa loob. You are still considered a legitimate child. Kasi ang word na ginamit ng batas, kung na-conceive ka, or, hindi ena, or, pinanganak ka, during marriage, you are considered legitimate. How about yung child na pinanganak through artificial insemination? Yung artificial insemination, conceive ka, nabuo ka through artificial insemination of a wife. Ibig sabihin, nanay, with the sperm of the husband or donor. Hindi sperm, minsan pwedeng sperm ni tatay or sperm ng donor. But through artificial insemination, hindi about adulterous act, ha? But through artificial insemination, are considered anak sa loob. Okay? Provided may requirement. Kailangan it is authorized. Yung artificial insemination authorized in writing, signed by the parents before the birth of the child. Ibig sabihin, bago pinanganak ang bata, gumagawa sila ng kasulatan about artificial insemination, tapos yung kasulatan na yan is recorded in the civil registry where the child was born. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta artificial insemination. Kailangan gumagawa sila ng written document in writing, notarized, and registered to the local civil registry bago ka pinanganak. Kasi kung hindi na comply yan, ka sa labas. Okay, karawin natin, ha? Unang klaseng anak sa loob, you are conceived, nabuo ka bago nagpakasal, tapos lumabas ka, kasal na yung tatay at nanay mo. Yan, anak ka sa loob. Pangalawa, na-conceive ka, nabuo ka, at pinanganak ka nung kasal na si tatay at nanay, anak ka sa loob. Pangatlo, through artificial insemination. Hindi kailangan na sperm ni tatay, pwedeng sperm ni tatay, pwedeng sperm ni nanay, provided na ang sinanay mismo ang naglabas sa'yo. And second, kailangan may written document na pinirmahan bago ka pinanganak. Kasi kung wala, anak ka sa labas. Ibig sabihin, pag ang bata conceived, nabuo, at pinanganak outside of wedlock, you are considered illegitimate. I repeat, kung ikaw anak, bata, nabuo ka at pinanganak ka
bago nagpakasal si tatay o si nanay, or hindi talaga nagpakasal si tatay at saka si nanay, or yung nanay mo girlfriend ng tatay, or yung tatay mo boyfriend ng nanay, hindi sila kasal, ikaw ay anak sa labas. Pero yan ha, kasi ang word na ginamit ng batas pag anak sa labas, child conceived and born outside of the laki naman child conceived or born. Conceived or born, anak ka sa loob. Conceived and born, anak ka sa labas. Pero yan. Okay. So paano mo i-question kung ikaw ba talaga anak sa loob or anak sa labas? Pwede mo tanongin. Pwede mo tanongin yung isang yung kapatid mo kung anak ba talaga siya sa loob o anak ba siya sa labas. Pwede mo tanongin ang anak na dinadala ng asawa mo kung anak mo ba talaga yun o hindi mo anak yun. Paano? Ito yung mga possible scenario. Number one, physically impossible ni husband or ni tatay to have sexual intercourse with the nanay. So, physically impossible kasi within 120 days of the 300 days immediately preceding the birth of the child. Ibig sabihin, hindi talaga nagtatalik, physically impossible si tatay at saka si nanay within 120 days sa 300 days bago ka pinanganak. Physically impossible kasi si tatay, OFW, si nanay na dito sa Pilipinas, tapos nabuti si nanay. Yan. Anak ka sa labas. Yan. Hindi ka anak ng tatay mo kasi hindi ka pinanganak within 120 days of the hindi ka na physically impossible ni tatay na magtatalik si nanay at saka si tatay within 120 days of the 300 days. Bilangin mo kung kailan ka pinanganak, 300 days before that, kailangan within 120 days of the 300 days nagtatalik si nanay at saka si tatay. Kung physically impossible, hindi ka anak sa loob. Baka anak ka sa ibang tao. Kasi in that case, hindi naman pwede mabuti si nanay na tagtawagan ng si tatay at nanay. Hindi naman mabuti si nanay kung nag-i-email lang si tatay, nag-Facebook lang si tatay sa nanay mo. Kailangan physically, nagsasama sila physically, impossible talaga na tagtatalik si nanay at saka si tatay. Yan, anak ka sa labas. Second, physically incapable ni tatay to have sexual intercourse with the wife. Hindi talaga nakipagtalik si tatay kasi in that time na nabuntis si nanay, wala talaga si tatay sa Pilipinas. Nandun sa ibang bansa. OFW, hindi pwede. Living separately, hindi sila nagsasama bilang mag-asawa. So, imposible kung tatalik sila. Or may sakit talaga si tatay. May sakit. Absolutely prevented sexual intercourse kasi may sakit si tatay. So, paano ka nabuo na si tatay may sakit ng panahon na yun? So, anak ka sa ibang lalaki. Okay? And another is through biological science, through DNA. Through DNA, ma-check. Ikaw, ma-check ni tatay at saka ni nanay. Pag na-check, hindi pala tumba. Uy, iba pala tatay. So, ibig sabihin, you are anak ka sa labas. But may exception, yung artificial insemination, kahit na pag DNA, hindi talaga yung tatay at saka si nanay, pwede pa rin yun kasi pwede naman na ang sperm na ginagamit para pinanganak ka through artificial insemination is sperm ng isang donor. In that case, pwede sa DNA, hindi malalaman o hindi tumba na si tatay talaga ang tatay mo. Ang asawa ng nanay mo, ang tatay mo, hindi tumba. Pwedeng exception yun, yung tinatawag na artificial insemination. Provided that may donor, then of course, kailangan na may written authorization about artificial insemination. Kasi kung walang written authorization before marriage, anak ka sa labas. Yun ang ibig sabihin doon about artificial insemination na kailangan, it should be in writing. Another issue dito is paano mo mapapatunayan na ikaw ay anak ng tatay mo? Okay, maraming mga kailangan may proof ka na ikaw ay anak ng tatay mo. Una, birth certificate in the civil registry. Kailangan si tatay nagkapirma doon sa birth certificate na in-acknowledge ka na ikaw ay anak niya. Okay. That's one of the proof na
ikaw ay anak ng tatay mo. Assuming na hindi nakapirma si tatay, pwede ba na, are there any other proof? Yes! Admission ng tatay in a public instrument or even private instrument? Pwede. Like for example, acknowledgement of paternity. Ina-acknowledge ka ng tatay mo na ikaw, na siya ang tatay mo, ganoon. Then, notarize yan. Pinaregistered sa local civil registry. Yan, pwede yan. Or kahit na nga hindi naka-registered eh. Kahit na letter lang. For example, Christmas card. Nakalagay doon, hey, kumusta ka anak? Ganoon. Pwede rin magagamit yan as a mission. Private instrument. Like for example, Christmas card, birthday card, birth letter, love letter ng tatay mo sa anak mo, sa nanay mo, tapos inamin niya na siya ang tatay, pwedeng magagamit yan as evidence na siya ang tatay mo. So, yun yan. In the absence of the foregoing, hindi naman kailangan written instrument. Ang word na ginamit ng batas, kahit na walang public instrument, hindi nakapirma, basta may open and continuous possession of the status of legitimacy or illegitimacy. Ibig sabihin na sama kayo, nung panahon na bata ka pa, nagsasama kayo, open and continuous. Ginamit po yung apelido ng tatay mo, tapos nagsasama kayo bilang mag-ama. So, in that case, pwedeng magagamit din yan as evidence na siya talaga ang tatay. So, ibig sabihin, hindi kailangan lang written instrument, pwedeng through actions. So, yun ang topic natin about legitimacy and illegitimacy. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page po natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.